balikan muna natin, kaya tumataas ang kaso ng dengue pag ganitong panahon ay dahil po sa ulan. Di po ba? Okay. Anong dapat gawin natin mga kababayan? Taon-taon na lang ho ito, tumataas ang kaso ng dengue. May na mga matay na nga. Yes po, kabayan. Alam nga natin yung tinatawag natin sa dengue dito sa Pilipinas, hyper-endemic. Ibig sabihin buong taon actually nakakakita kami ng dengue. Walang pinipiling season, bagamat pag tag-ulan, mas dumadami talaga compared dun sa mga dry months. Pero tuloy-tuloy po yung transmission na yan. So ngayon, yun nga, kinakailangan po talaga natin mag-ingat, lalong-lalo na pag maraming lamok, pwede po tayong gumamit ng mga mosquito repellents, lalo na sa mga bata. Mm-mm. At yun nga po, yung mga stagnant water sources natin. Actually, yung isang malaking culprit po dyan, yung mga vases na linalagyan natin ng flowers, doon po nangingitlog, nangingitlog po yung mga mosquito. So, yung mga stagnant water po, dapat tanggalin po natin talaga yan. Dapat pinapalitan nyo yan siguro. Yung tubig, ang ginagawa namin sa bahay, kapag ganyan, pinapalitan ulit yung tubig, papalitan ng bagong tubig. Yes, kabayan. Actually, importante, hugasan nyo. Kasi nangingitlog yung lamok just above the water line. So, okay. Pag pinalitan mo, pero hindi mo naman lininas, nandun pa rin yung itlog. Pagpalit mo, malinis yung tubig mo. Oo, baka mamaya magtagoy sa mga ugat ng halaman. Yes po. So, nandyan lang po talaga siya. Okay. So, all year round ang mosquito talaga, yung dengue, hindi ho sa panahon lamang ng tag-ulan. Yes po, kabayan. Actually, ang nakikita natin ngayon, every 3 to 4 years talaga, bukod dun sa pagtaas pag umuulan, nakikita rin natin yung pagsipa ng number of cases every 3 to 4 years. Gawa na rin yan nung pag-circulate po ng mga iba't ibang serotype. Kasi alam naman natin, 4 yung serotype ng dengue. Pag nagmi-mismatch yung serotype, doon po talaga nagkakaroon ng severe dengue. Okay, pero may mga buwan ho na mas maraming kaso ng dengue. Yes po, pag tag-ulan, kasi dyan po talaga nagsisilabasan yung mga lamok. Okay, so nagtag-ulan na ho tayo, papunta na tayo sa taglamig, pero ang mga lamok ay nandyan na. Yes po, kabayan. Actually, ang lamok ng dengue, mababa po yung lipad nito at kumakagat siya during the day. Kaya ito po talaga yung, alam natin yung behavior ng mga lamok, lalo na sa mga bata na gumagala-gala sa umaga sa school. Kaya nga minsan nagkaka-outbreak talaga sa school. Meetin po natin yung mga yung ating mga mosquito repellent at ito nga yung tinatawag na ng mga tao na dengue uniform. Nakapants po, pati yung mga babae para hindi po sila nakakagat ng mga lamok. Oo, naka-long sleeve yung mga bata. Masyado mainit yun, kabayan. Pero hindi, yung iba, manipis lang. Para mosquito repellent sa arms po. Oo po. Okay. Ay, ano naman yung influenza-like na mga sakit daw at respiratory illnesses? Yes po, kabayan. Marami po ito. Ito yung mga sipon at ubo. Kasama na dyan ngayon yung COVID kasi parang naging endemic na rin siya. At may isa pang virus na tinatawag na respiratory syncytial virus na seasonal rin po ito. Pag mga taglamig na tsaka umuulan, syempre mas marami tayo, we spend more time indoors. So mas mataas po yung transmission po talaga kasi kumpul-kumpul yung mga tao. At syempre, importante po talaga dapat maganda yung ventilation. Doon sa mga matatanda na pwede talagang maapektuhan ng magkaroon ng severe disease from influenza, from COVID, from RSV, ina-advise po namin, pwede naman po rin gumamit ng mask, lalong-lalo na kung marami pong umuubo or kung meron po talaga tayo mga comorbid conditions. Isa po itong paraan para maprotektahan po. Opo. So, ngayong amihan, taglamig, ang karaniwang sakit ay yung mga influenza-like at mga respiratory illnesses. Tama ho ba? Yes po, mga kabayan. Nakikita po talaga natin, maraming bumabahing, marami pong may ubo sipon this time. And important po talaga tayo dyan dahil mabilis po talaga makahawa ang mga ganitong sakit. Oo, kasi pag ikaw ay nasa crowd o loob ng jeep o loob ng bus o anuman, nakulob, at pag may bumahin, nako, magtitingin na sa tao. Para bang ikaw na ang pinakamay sakit sa kanila lahat. Abay, nakakatakot din naman ng doktor talaga eh, di ba? Yes mo, kabayan, tama po yan. Ang maganda po dyan, dumadami rin po yung ating mga bakuna.
against mga respiratory viruses. Alam natin po, meron tayong influenza vaccine na lalong-lalo na sa mga matatanda, nakakaprotekta po talaga sa kanila. Apo. At ngayon, bago po, yung RSV, Respiratory Syncytial Virus Vaccine, na indicated po sa mga 65 years old and above, nakakatulong rin po ito sa pagbawas ng yung severe disease po. Oh, lalong-lalo na kung kulob kayo, sarado ang buong bahay. Nasa rin bintana, yung pinto dahil umuulan. Ayun, pag merong bumahin doon, umubo, ay, hawa-hawa na yun. Yes po, kabayan. Kaya maganda rin nga, hanggang ngayon, ginagamit pa rin po natin yung mask, lalong-lalo na mga crowded areas. Lalo na sa mga pampublikong transportasyon, kung maaari magsuot tayo ng mask, yung parang may COVID doon na hand washing. Yan. Hand washing tsaka alcohol. Mask po. Alcohol. Oh, okay. Doktor, maraming salamat po sa mga impormasyon. Magandang umaga po. Magandang umaga, kabayan. Salamat po sa pagkakataon. Si Dr. Edsel Salvanya, an infectious disease specialist. Yun. Kabayan! Subscribe na sa Tele Radyo Serbisyo YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at talakayan.